si Samson at ang babae sa Timna. Ikalabing apat na kabanata. Isang araw, pumunta si Samson sa Timna at may nakita siya roon na isang dalagang Filisteo. Nang umuwi siya, nagkwento siya sa mga magulang niya. Sinabi niya, "May nakita ako sa Timna na isang babaeng Filisteo. Kunin niyo siya dahil gusto ko siyang mapangasawa." Pero sumagot ang mga magulang niya, "Bakit gusto mo makapag-asawa ng mula sa mga Filisteyong hindi nakakakilala sa Diyos? Wala ka bang mapili sa mga kamag-anak o kababayan natin?" Sumagot si Samson sa kanyang ama, "Ah, basta, siya po ang gusto kong mapangasawa." Hindi pala alam ng mga magulang ni Samson na kalooban ng Panginoon ang pasya niya. Sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Filisteyo, dahil sakop ng mga Filisteyo ang Israel ng mga panahong iyon. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang mga magulang niya. Nang papunta na si Samson sa mga ubasan sa Timna, bigla siyang sinalubong ng isang batang leon na umuungan. Pinalakas siya ng espiritu ng Panginoon at niluray niya ang leon sa pamamagitan ng mga kamay niya na tulad lang ng pagluray sa batang kambing. Pero hindi niya ito sinabi sa mga magulang niya. At pinuntahan ni Samson ang babae at nakipagkwentuhan. Nagustuhan talaga niya ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya sa Timna para pakasalan ang babae. Doon siya dumaan sa kinaroroonan ng pinatay niyang leon para tingnan ang bangkay nito. At nakita niya ang maraming pulot at pukyutan sa bangkay ng leon. Isinandok niya ang kanyang kamay sa pulot at kinain ito habang naglalakad. Na makita niya ang kanyang magulang, binigyan niya sila ng pulot at kinain din nila ito. Pero hindi niya sinabi sa kanila na kinuha niya ito sa bangkay ng leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng magiging manugang niya. At doon ay nagpapiging si Samson ayon sa kaugalian nila na dapat gawin ng isang nobyo. Nang makita nila si Samson, binigyan siya ng 30 binatang lalaki para makasama niya. Sinabi ni Samson sa kanila, "May bugtong ako sa inyo. Kung mahuhulaan niyo ito bago matapos ang 7 araw na piging, bibigyan ko kayo ng 30 telang linen at 30 mamahaling damit. Pero kapag hindi niyo ito nahulaan, kayo ang magbibigay sa akin ng mga ito." Sumagot sila, "Sige, sabihin mo sa amin ang bugtong mo." Sinabi ni Samson, "Mula sa nangangain, lumabas ang pagkain. At mula sa malakas, matamis ay lumabas." Lumipas ang 3 araw, pero hindi nila ito mahulaan. Nang 4th na araw, kinausap nila ang asawa ni Samson. "Hikayatin mo ang asawa mo. Naipagtapat niya sa iyo ang sagot sa bugtong para malaman namin. Kung hindi, susunugin ka namin, pati ang sambahayan ng iyong ama. Inimbitan niyo ba kami sa piging na ito para kunin ang mga pag-aari namin?" Kaya pumunta ang babae kay Samson na mangiyak-ngiyak. Sinabi niya, "Hindi mo pala ako mahal. Nagpahula ka ng bugtong sa mga kababayan ko pero hindi mo sinabi sa akin ang sagot." Sumagot si Samson, "Hindi ko nga sinabi sa mga magulang ko. Sa iyo pa kaya?" Mula noon patuloy na umiyak ang babae hanggang sa 7th araw. Kaya sinabi na lang ni Samson sa kanya ang sagot dahil tuloy pa rin ang pangungulit niya. At ang sinabi ni Samson sa kanya ay sinabi rin niya sa kanyang kababayan. Kaya bago matapos ang 7th araw, sinagot nila ang bugtong. Sinabi nila kay Samson, "Wala nang mas tatamis pa sa pulot at wala nang mas lalakas pa sa leon." Sumagot si Samson, "Kung hindi nyo pinilit ang asawa ko, hindi nyo sana nalaman ang sagot." Pinalakas ng espiritu ng Panginoon si Samson. Pumunta siya sa Ashkelon at doon pinatay niya ang 30 tao at kinuha ang mga ari-arian at mga damit ng mga ito. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga damit sa mga tao na nakasagot ng bugtong niya. Kaya umuwi siya sa magulang niya na galit dahil sa nangyari. Ang asawa ni Samson ay ibinigay sa pangunahing abay sa kanilang kasal.